Dahil malapit na ang Pasko, magdadagdag ang Department of Transportation ng 100 units ng bus na bibiyahe sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay Transportation Undersecretary for Road Sector, Mark Steven Pastor, karaniwan na kasing dumarami ang bilang ng mga pasahero tuwing panahon ng Pasko. Sa ganitong paraan, anya, hindi na mahihirapan ang mga pasahero na makahanap ng masasakyan lalo na tuwing peak hours. Sa ngayon, nasa 550 authorized units ang nakadeploy sa EDSA busway. Bukod sa dagdag na 100 units, tinitingnan din ng DOTR kung may pangangailangang magdagdag pa ng panibagong bilang ngayong Bermas kung kailan inaasahang maraming tao ang nasa labas at maraming lakad. Sa 550 authorized units ang deployed po dito sa EDSA busway, may 100 additional rescue units pa tayo at ito po ay tinitingnan kung dadagdagan pa ho natin, lalo na itong Bermas dahil dinadagsa ho talaga ng ating mga kababayan, ng ating National Capital Region at lalong-lalo na po ang EDSA busway, gawa nga po na libreng sakay pa rin. Samantala, kumbinsido si Pastor na marami ng drivers sa EDSA busway ang naging mas sensitibo sa tamang oras ng pagsakay at pagbaba sa mga pasahero. Kasunod ito ng inilagay na bus timers ng DOTR sa 13 bus stations sa EDSA busway. Ayon kay Pastor, patuloy din silang nag-iisip ng mga paraan para mapahusay pa ang infrastructure program sa busway, kabilang na ang pagdaragdag na mga estasyon sa mga lugar na marami ang mga pasahero. Magtatayo ho tayo ng karagdagang mga estasyon, no? Lalo na po dito sa mga heavy volume areas natin, dito sa Ormoc, sa Maytramo, at gayon din po sa Magallanes. Sa Kamuning din po, papalawakin din po yung mga existing stations katulad ng nasa Guadalupe, Bagong Baryo at Monumento. Bukod dito, mag-install din tayo, Kuya Aljo, ng mga lifters sa ating mga bus stops upang mas maging accessible po tayo sa mga senior citizens at sa mga persons with disability. Patuloy din po tayo naglalagay ng mga CCTV upang ma-monitor ang ating daily operations. At isa rin yung importanteng innovation ay ang pagkabit natin ng mga solar panels sa ating po mga estasyon para maging environment-friendly po ang ating source ng kuryente. Pinapayagan naman ng DOTR ang standing passengers sa mga modern public utility jeepneys class 2 na mga sasakyan at maging sa mga city bus. Paglilinaw ni Pastor, hanggang 5 pasahero lamang ang papayagan na nakatayo sa mga pampublikong sasakyan. Kahit punuan na ang mga pasahero, tiniyak ni Pastor na masusunod pa rin ang health standards na itinagda ng pamahalaan laban sa COVID-19. Mayroon kasi anya mga enforcers na ipakakalat ang Metro Manila Development Authority maging ang IACT na mag-iinspeksyon para matiyak na ligtas pa rin ang mga pasahero. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.